What is up, mandaraga, at welcome back to my YouTube channel, Marineros Vlog, and I am Iro Ancheta. So for today's video, guys, meron tayong napaka-special na bisita ngayong araw. So siguro sa mga sumasakay dito sa cruise or sa mga aspiring na mga seaman na makasampa sa cruise, kilalang-kilala nyo to, lalo sa mga informative vlogs niya kung paano makasampa ng cruise, kung ano yung mga trabaho na pwedeng nyong applyan sa cruise ship, guys. So wag na natin patagalin, tawagin na natin yung special guest natin today, kasama din natin sa Seaman's Vlogs, kaya Seaman Vlog Squad, walang iba kundi si Onin TV. So Onin, magpakilala ka muna sa kanila. So sa mga mandaragat dyan, welcome sa inyo. Welcome. Parang ako nag-welcome, di ko pala channel. So, kamusta sa inyo mga kumandaragat? Ako po si Onin, Seaman Vlogger din sa cruise ship. Ayun, kung meron man dyan na interested na magkinuha yun. There's anyone out there sa channel na to na interested magtrabaho sa cruise ship, so please visit my channel. Yun, nagbibigay ako ng tips kung paano mapatas ang yung chance kung gusto nyo magtrabaho sa cruise ship. So, yun. Tayo na lang din ako para pa-restart na ka tayo. Yun, so guys, isa rin to sa talagang pinaka-inaantay ko na collaboration, ako si Onin TV. Nandito na ako. Rin yung content ko, yung channel ko, meron. Nandun rin po sila ni Edward. Oo, meron din siya kasi. Nakakatawa guys kasi unti-unti nang natutubad yung mga pangarap ko. Next pangarap, you know? Sure. Na magkaroon ng collaboration kasama yung Seaman Vlog Squad. Kasi nga, napakabihira namin magkita kita, guys. Kung bakasyon ako, onboard siya. Kung nakasakay naman ako, bakasyon sila. Kaya sobrang minsan lang kami magkasama-sama talaga. Kaya sobrang ginagrab na namin tong opportunity to para makakollab namin yung isa't isa. Ano bang iniisip natin natin on ngayon? For some of you, maaring may mga subscriber ako nakakaalam na ako'y bartender. Yun po, ito po yung profession ko. So ngayon, so gagawan ko ng cocktail si ano, si Aero. Nice. Gagawa natin siya ng ano, nakakalasing na drink. Okay lang ba? Okay lang. Doon ako kinakabahan eh, sa lie detector test. Mamaya na yun, mamaya na yun. So ngayon guys, dahil ano, dahil nga sa cruise ship si Onin, bigyan muna natin siya ng konting interview para mas makilala natin si Onin. So Onin, ikaw ay isang bartender, di ba? Actually, bar waiters. Dito sa Pilipinas, bartender ako. Ibig sabihin, waiter ka sa... Bar waiter ako sa... Ano pinagkaiba ng bar waiter sa... Sa bar siya nagtatrabaho. Magkaiba kasi yung dining, yung restaurant, at saka yung bars. Sa bar ko, merong around 16 to 12 bars, different bars. Then sa dining naman, may iba't ibang klaseng restaurants. Mga 6, 7, 8 na klaseng restaurants. So, makiwala yung waiter ng sa dining and then yung bar waiter ng, ano, ng sa bar lang mismo. Okay. Sa alak lang. Food, so, at saka beverage kasi na. Parang in short, waiter ka pero sa bar. Balik. Okay. Yung waiter naman na iba sa food yun. Ako naman sa beverage. Kaya tinatawag siyang food and beverage department. So paano ko nga ba napunta sa ano, sa cruise ship para magtrabaho as bar waiter? Actually, nag-start akong dishwasher eh. Ah, doon ka talaga pinaka-nag-start sa dishwasher. Entry-level position. Iba ba yung ano? Iba ba yung galley steward or galley cleaner or dishwasher? Parehas lang sila yung tawag, pero hindi, magkakaibang tawag, pero parang parehas lang siya. Parang may vlog ka ata na ano eh, na dishwasher sa bar. Bali, kunento ko dun yung pinagdaanan ko. Kasi sa bar ko, hindi ka kagad makakakuha ng positions eh. So, yung bartender kasi, tsaka waiter, supervisory positions na yun sa bar ko. Yung pinaka nag-start ka talaga sa mababa, sa before mababa. Ka makunta talaga sa ano. So, matanong lang natin guys, magkano ba yung sinasabi ni... Showbiz! Umpisa natin sa ano, sa nung nag-start ka mag ano, bilang isang dishwasher, magkano ba yung kinikita mo dun? Sa ano kasi, entry-level positions, hindi, wala kasing parehong, ano eh, parang sa inyo, wala siyang parehong fixed rate, parang nagre-range lang. Parang $600 to $800 ang starting. Yun yung nung pinaka nag-start. So ngayon, bilang isang bar waiter, magkano na yung kinikita mo ngayon, Onin? Hindi, ano kasi? Si Onin guys, hindi naman sa ano, pero talagang nakapundar na rin siya guys talaga ng mga bagay-bagay na talaga na lang. Siguro pinaka-inaasam ng mga seaman. Kaya gusto din namin malaman kung magkano nga ba yung kinikita ng isang Onin TV sa bar ko. Sa... Pwede ba sabihin yun? Sa kontrata kasi yun eh. Ayaw ni Onin. Sige, baka ano, medyo na lang. Confidential na lang yung guys. Oo, kasi nasa kontrata yun. So, yun, bali, sales position, sales related kasi. Kaya kailangan magaling kang mag-benta.
makipag-usap, yun importante yun talaga, makipag-usap sa pasahero. Okay, so dahil si Onin guys, yun nga, sa cruise ship siya, meron akong ibang papagawa sa'yo, Edward, na mga scenario. Onin. Edward. Ay, Edward. Sorry, may papagawa ko sa'yo, ano, Onin, na mga scenario na talagang na-experience mo sa barko. Ay, sige. So, umpisahan natin dito. So, ganito yung, ano, ganito yung sitwasyon. Para makita rin ng ibang mga viewers. Okay. Alimbawa, yung umorder sa'yo ng, ano, ng drinks, medyo, ano, medyo mayabang ganyan. Tapos parang may attitude. Ano yung usually na ginagawa mo? Pero maganda, guys, idaan natin sa action. Ah, okay. So, ikaw yung, ano, yung bar waiter. Ay, gusto ko ako yan. Yung, ano, ako yung... Order. Tagalog tayo, English. Para mahirap pag-English. Hindi, sa barko ba English? English talaga. So, try muna natin English. Oh, sige. So, ako guys, yung ano, yung customer, siya yung bar waiter. Hello, so good morning. Morning. My name is Nino. May I get your drink? What can I get you from? What is your best... Yeah, pag-English siya. What is your best seller here in your bar? You can try the cocktail of the day, which is margarita. Sure, bring me that. Bring me that. Would you like it frozen or on the rocks? Do you have any hot margarita? Hot margarita, sir. We don't have it on the menu, but if you really insist, I can make it for you. Okay, cold margarita. Bring me. Cold. Okay. Would you like it on the rocks or anything, frozen? Anything. Okay. Bring me anything. Bring me anything. Please, passer. I want 1 minute there. Here. No, there. Hello, sir. This is your margarita. Why is very slow? I almost 1 hour here waiting. 1 hour, sir? I do apologize, sir, but here's your drink. So okay, I will try. Just let me know if you don't like it or how you want it. What is that very that good? Not good, sir. So no, is it too much alcohol for you, or you want it less alcohol? Too much sweet. Too much sweet. I can change it for you. Do you put sugar there? Yes, sir. We always. Why? Because it's a standard, sir. We put sugar in margaritas. Okay. So would you like it less alcohol, less sweet? No, I don't want to drink anymore. So guys, sa scenario na yun, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ba i-approach ni Onin yung mga ganong klase ng tao sa bar. So, kung mapapansin nyo guys, talagang dapat pasensya talaga, no? Ayo. Yung pasensya mo dapat andon, tapos at the same time talagang dapat i-manage mo yung facial expression mo din eh. Kahit sabi mong galit na yung tao, dapat naka-smile ka pa rin eh. Ay, oo. Parang ganun, di ba? Hindi, may training. Bago ka rin kasi makapasok sa ganung position, maraming trainings din eh. Mm. Tsaka tataas ang tolerance mo pagka the more you face these kinds of people every day. Ah, nice. So, actually kasi sa amin, mas importante sa amin ang guest satisfaction. Oo. Kasi hindi naman biro yung binayaran nila sa cruise eh. So, kung hindi nila nagustuhan, kasi tatanungin mo kung ano mali. So, for example, hindi mo nagustuhan kasi masyadong matamis. May problema. Pero naka-experience ka na ng mga ganung scenario sa... Ang dami, araw-araw. Araw-araw. So, nalobot ako guys, kaya na-interrupt yung ano namin. So, yun nga, ganun pala talaga dapat yung pinapakita mo na ano, na attitude sa kanila. As in, talagang ibababa mo talaga yung sarili mo. One day, you put your feet on their shoes. Kasi, pagka ikaw rin, kasi hindi naman biro gumastos eh. Tapos hindi mo magugustuhan yung iniinom mo. So, ganun yung servisyo yung binibigay namin. Malayo sa mga ibang servisyo na experience mo dito sa Pilipinas. Kaya nga, importante kung magtatrabaho ko sa cruise ship, yung experience mo. Experience. Oh, kasi haharap ka sa tao eh. Maraming cases ng mga first timer na umiiyak in front. So pinoprotektahan din 'yon ng company. So pagka hindi mo kayang harapin, tawag ka ng supervisor. Ah, okay. So 'yon guys, malaking tulong 'to para talaga sa mga gusto mag-apply sa cruise, yung attitude talaga. So, 'di ba nag-aral ka rin mag-bartender? Aral. So gusto kong makita kung ano, kung paano ba paano mag-bit-bit ng ano ng bangko. Yung ganon, yung tray? Doon, yung tray o... Ay, hindi naman kailangan ganon. Hindi ba kailangan ganon? Kailangan stable man, kahit hindi nakataas ha. Kasi yung nakikita ko, ano guys, akala ko yun po talaga yung pagbit-bito. Parang rock and roll eh, rock and roll yun dati. Pag dito sa Pilipinas, okay, gumagalaw ang barko. Ay, oo, tama. So, dapat ganon lang siya. Kailangan ay, stable. Pala, paano yung, ano, yung panahon ng maalon? Yung tray niyo ba may pandilit na sa kamay niyo or as iba na yung tray na gamit niyo? Hindi, ganun pa rin. Ganun pa rin? Skill na lang siya. Skill na lang pagka talaga. Pagka rough seas naman, hindi naman, wala naman masyadong pumupunta sa bar.
Kasi nag-i-stay sila sa kabina kasi sumusuka. Sumusuka yung iba doon, no? Pero yung iba, go pa rin naman. So okay pero naman, huwag ka lang magdadala ng marami, pakunti-kunti. Konti-konti lang. Dalawa, talaga. Isa, ganun. Pero wala ka namang senaryo na nahulugan ka ng baso. Marami. Marami. Ano yun? Bawas sa sahod mo yun pag hindi. Hindi, wala. Walang ganun. Aksidente. Minsan may mga rude na pasahero na willing ka rin naman na, ano, na itanggapin mo na lang. Kasi nga, kung ikaw rin naman, pero, nakaporma ka. Ito, may tanong ako. Nagka-date ka, tapos natapunan ka. May tanong ako, umiyak na ba si Onin? May part na ba na naiyak si Onin dahil hindi niya nakayanan yung trabaho sa Virgo? Or, tawag doon sa mga... Pressure? O parang sobrang na-pressure ka, tapos hindi mo kinayanan yung customer sa bar, ganyan. Naiyak ka na ba? As in, yung tipong, parang sukun-sukun na gano'n. Sa trabahong to, hindi pa. Pero sa dishwasher. Doon ka naiyak? Doon ako naiyak. Unang kontrata, siguro dahil bago ako. Lagi ako naiyak. Kasi nung unang sampa ko, unang gabi pa lang, iyak na ako. Wait lang, ito lang ha. Ito yung pinaka-nakakatawang tanong eh. Ilang pinggan ba yung hinugasan ni Oli? Ay, sus, grabe. Dishwasher siya. Around 20,000, less na yun. Ang dami. Yung kamay mo doon, may protection na wala? Itong paso, galing yan doon. Yan ang mga sugat ko na yan. Marami galing ka palang ano, no? Marami akong sugat dahil sa paglilinis ng makina. Kasi kailangan mo linisin lahat yun after duty. Mm. So it takes around 3 hours. Pakita mo sa kanila, Onin, yung makina. Ewan ko, makikita. Marami akong mga paso dito. Kasi may steamer ang makina. Ano yan eh? Parang hard work talaga yan, no? Oo, kasi yung, di ba, pagka nag-sanitize na siya, mainit na mainit. Oo. So, there was a time nung naglilinis ako, napaso ako. Then, lagi dito. Pagka, basta nasusugatan ako, nababasagan. Eto, nakikita mo to. Oo, ayan o, parang may six stitches sa pinggan, nabasagan ako ng plato. Oh, okay. Ito yung pinaka-worst experience ko. Kasi dinala ako sa infirmary para tahiin. 2 hours later, pinabalik ako sa duty. Nang may ano pa yung tahi-tahi mo? One hand. Ang bangis! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ay, yung pangalawa naman, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinaka-skill ni Onin pagdating sa bar waiter tsaka sa bartending. Dito ka na lang. Gagawa na lang tayo ng drinks. Mag-iinom ka. Sige. Okay, gagawa daw ako ni Onin ng drinks. Gagawa tayo ng simple drinks. Simple drinks, ha? Ang tawag sa drink natin is Long Island Iced Tea. Anong tawag? Long Island Iced Tea. Wow, Long Iced Tea. Para sobrang siya naman ng drinks na yan. Kasi ito nag-originate sa Long Island, doon sa Amerika. Ito para sa wife ni Onin na dito sa actually. So, bago ka pumasok ng bar, kailangan malinis ang kamay mo. Nag-hugas ka. Every now and then. Kasi hahawak ka ng drink eh. Must yun. So, sa bar ko may hand washing sink everywhere. So, kailangan mo malinis ang iyong, pati yung yellow. Lahat malinis. Okay. So, sige, Onin, gawa ka lang dyan. Manonood lang ako. Wala kasi ako alam sa pagtingpating na eh. Bakit ano naman kami ng ano, yung may panghagi service na gano'n? Basic lang. Basic lang to. Ayun, no? So, gagawin natin yung normally, may ibang klaseng way na paggawa nito. Build, pero dito isi-shake ko siya. Parang wala lang. Gusto ko lang. Excited ako dyan, ah. Mukhang bagong bukas pa yung... Bagong bukas pa yun. Bakit namin pangalan ng alak natin? Mukhang pangalan ko yun. Akin to, company ko yan. Moni. Ano lang, Ngomo lang yung may pangalan. Ngomo yung may ano yan, may ari. So, gagawin tayo na lime juice. Nax. Lagyan natin na mga quarter ounce lang. So, hindi pa ako kumakain. So, tawag pala dito is jigger. Jigger para ano? Ito. Measurement. Jigger ang tawag pala. Ang mga bartenders laging gumagawa nito, ginagamit to para sakto yung measurement. Lime juice, maglalagay tayo ng triple sec. This is the orange liquor. Kakasabisado mo talaga na. Half lang, half. Kunti lang ha, baka... Vodka. Paubos na rin. Magpaalam naman ako sa mga Eric. This time, gagamit tayo ng Stolich Naya na vodka from Russia. Ay guys, gusto pa lang muna namin mag-thank you kay Sir, Sir Richie. Sir Richie, painom ha. Sa pag-invite niya sa amin sa ano na to, sa kanyang studio, sa kanyang academy. Actually, academy to guys. Academy to. So kung gusto niyo mag-aral about sa bartending, visit nyo lang yung page nila. Nasa description box na lang yung nilalagay ko na lang. So, tsaka i-subscribe nyo rin yung channel niya. Supportan natin Sir Richie. Thomas Session. Mahilig mag-inom dyan. So, this time, we will use Jose Cuervo Tequila. Tol, parang ang daming nilagay mo. Marami talaga to. Ah, kasi so, Long Island. This is one of the strongest drink. Classic Long Island. Ano ba to? Bottoms up? Ang dami naman. Kung nilagay mo na lahat, ha? Nagay mo kaya lahat to. This is a drink for real men. Nax. So,
nandiyan na lahat ng ingredients. So ang gagawin natin ngayon ay i-shake na siya. Ito ang pinakasikreto sa cocktail. Kung paano mo siya i-shake. Guys, kaba ka pang pag-ilawa niyo kayo para sa atin ah. Shout out pala sa lahat ng mga Seaman's Vlogs ko dyan habang ginagawa ni Onin. So, ayun! Ayun! Then, masarap ah. Itatap up lang natin siya ng Coke. Wow! Panis! Sarap guys oh. Parang lime yung tsura niya no? Tapos, lalagyan natin ng konting Coke. Kaya magkukulay siyang iced tea. So, ayun, pwede mo nang... Ito na yun? Pwede mo siya. Sa cruise ship ba, magkano yung isang ganito? Ito around $9? $9? Or 7, parang ganun. Kung i-convert natin yung sa parang Philippine money, 400. Siguro mga ganun. So, tikman ko na guys yung ginawa niya. Matapang ito. Yan, pero... As in, nananapak talaga ito. Hindi na sobrang tapang. Hindi naman. Natin guys. Ang sarap! Hindi, seryoso, ang sarap. Tingnan mo lang showbiz. Ang sarap! Hindi, promise guys, hindi ko nalasahan yung ano. Ang nalasahan ko yung... Yung citrus. Ba to? Oh, lemon oh, yung, lime. Oh, yun. Mas nalasahan ko yun. Tsaka, yung nag-mix kasi yung Coke, parang nawala din yung tapang ng alak. Ganun. Kaya sikat itong drink na to sa Amerika. Ito, guys. Long Island Ice. Panalo to, Long Island, oh. Ayos ah. At saka yung ginamit kasi natin mga alcohol is premium. Mas maganda sa lagyan mo siya. Guys, panalo. Walang halong showbiz. Ang sarap. Ang galing. Ang galing. May special service pa ni Oni, no? Yun, bago tayo magsimula sa susunod na content. Hindi, kaya pa kami umiinom eh. Kaya pa kasi kami umiinom ni Oni, guys. Guys, ang sarap. Promise. Ang galing. Ang galing. So guys, thank you for watching this video. At syempre, alam ko naman na marami na naman kayo natutunan sa vlog na to. At syempre guys, kung nagustuhan mo to, please support this by doing like and share. And mag-comment ka na rin kung may iba kang mga question para mabasa ni Onin, para makagawa rin siya ng ibang content guys para sa inyo. So, Onin, may gusto ko bang i-promote para sa kanila? So, guys, maraming salamat nga pala, first of all, kay Sir Richie sa pagpagamit sa atin sa lugar na to. Sir, baka gusto mo magpakita. Dito, sir. Okay. Ito guys, si Sir Richie. Veteran bartender. Hello mga katoma. Meron pang isa dito, yung pinaka-lodi natin. Will Das Beach! Will Das Beach! Ayun, so si Sir Richie yung may-ari na... Sir, baka may gusto kong i-promote sa kanila. Ayun lang po, mga katoma, please subscribe kung hindi pa po. Ako yung baby pa. Toma Sessions. Toma na! Si Lodi Edward, baka may gusto kong sabihin. Ako, sawang-sawa na itong mukha ko dito sa channel ni Aero, mga biyahe. Alawa. Pangilang... new look naman eh. New look naman eh. Ayun, no? Yan, so guys, thank you for watching this vlog and I hope na nag-enjoy kayo kahit sa ganitong ganitong vlog lang. And yun. So see you next vlog guys. So abangan nyo rin yung mga vlogs na gagawin pa namin. So thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye. Guys, panalo to. Ang sarap talaga. Ano yan? Ah, yung Long Island? Ay, talaga ko masarap yan. Sarap nga eh. Mas gusto mo palang Kala ko nananapak eh. Tigyan mo nga sila sir. Ay, Onin, thank you ah. Kay sir, isa kanya yun eh. Sir, thank you ah. Hindi kasa po kasa. Naka-pre-alak pa ako dito ah. Patigin mo kay Edward. Kaya lang, wala na nakilang mo na eh. Pala, inanong ko kanina. Kaya lang.